Hello guys, good morning, this is Litan, and welcome back to our channel. Guys, andito naman yung likod para pag-usapan naman natin itong mga bagay-bagay regarding sa pag-vlog. Kasi may mga na-encounter kasi ako, mga nakaka-usap ko personally, yung iba naman mga nag-PPM na ano daw yung mga sikreto sa mga nagsisimula mag vlog o may mga gusto mag-vlog. Kaya lang mga nahihiya, mga nagtatanong kung paano nga ba magsimula? Diba? So guys, bago natin pagpatuloy yung usapan, intro muna tayo. So ito na nga guys, pag-uusapan natin itong topic natin ngayon na kung paano nga ba magsimula sa pag-vlog, di ba? So guys, yung habang nag-almusal ako, itong aking almusal. At syempre, hindi mawala yung tropa nila, pandesal, at ang kape. So ito nga guys, ako kasi nung nagsimula kasi ako guys, nanonood-nood lang ako ng mga video. Actually, na-encourage talaga ako mag-vlog ito kay Makil TV. Sana nanonood ka. Yun talaga yun. Kasi nung panahon kasi nung time na nagbablog siya, nasa-abroad siya, nasa Middle East, yun. Na-aliw ako sa kanya kung ano yung mga ginagawa niya, yung pinapakita niya. Tapos, ako naman, nagbibidyo-bidyo lang din. Tapos, sabi kasi ng pamangkin ko, may pamangkin kasi ako, sabi niya, ba't hindi ka na lang kaya mag-vlog? Kasi nagbibidyo-bidyo ka na naman, saka nagbibiyahe-biyahe kasi ako sa motor, nag-rides kami. So, ang unang-unang ko talaga, pumasok sa isip ko, iku-content ko yung mga biyahe namin. Mga travel namin sa biyahe. Kaya lang guys, hindi kami gano'n nakakabiyahe, gawa nga kami trabaho. So every weekend lang, minsan wala pa. Sabi ko, kasi kung ano-ano na lang yung video ko, kung ano-ano na lang yung i-upload ko, basta may i-upload na video. Hanggang sa nakita ko to si Miss Erica Imbang. Yan, tuwang-tuwa ako sa mga video niya ni Erica Imbang. Ito na. Dito masarap. Walang lasa ko. Tapos yung kape. Yung sarap-sarap na ito. Saw-saw mo yan. Ang pag-agdag lang kaya. So ito na nga guys. Dumating sa punto na talaga nagugustuhan ko na siya gawin. Kaya ang mahirap dito guys. Pagkabago ka, nahiya ka mag-video lalo-lalo sa public. Naranasan niya sa mga bago. Diba? Saka napakahirap kunin yung watch hour saka subscriber. Napakahirap. Guys, ito tip ko lang sa mga bago. Huwag kayong masanay yung sub to sub. Huwag kayong masanay sa ganyan. Kasi, oo nga, sabihin natin, dadami yung mga subscriber, subscriber mo. Kaya lang, hindi yan sila nanonood ng video mo. Kasi bakit? Nakipag-sub lang sila, nakipag-sub to sub. Hindi naman talaga sila interesado sa video mo. Mas maganda kasi yun guys, na dumami yung subscriber mo dahil sa nagugustuhan nila yung ginagawa mong content. Ang pinakasikreto lang dyan is magpakatotoo lang kayo sa mga ginagawa yung video. At ito pa, huwag kayong kukuha ng video lalo-lalo na sa YouTube tapos i-upload nyo sa channel. Kasi nangyari na sa akin yan. Kasi mayroon kasing video nun si Miss Erica Imbang. Yung sa paggawa niya ng bahay. Yung nung nagsisimula pa lang siya tapos nakapagpagawa siya ng bahay. In-upload ko siya. Tapos, nire-upload ko sa channel ko. Alam nyo ba nagka-copyright strike? Diba? Diyos ko, yun yung ingat-ingatan nyo talaga. Kasi ako marami akong mali nung una. Marami akong pagkakamali. Kaya swerte na lang yung mga baguhan ngayon. Kasi nga marami na kayo nakakuha idea
sa mga nag-share ng mga kanilang experience ng mga nag-YouTube din. Diba? Lalo pa lang kung ikaw ay hindi pa monetize. Yun yung importanteng malaman mo. Huwag na huwag kang kukuha ng video sa YouTube tapos i-re-upload mo sa YouTube channel mo. Kasi pagka nagkaroon ka ng tatlong strike, tapos ka, goodbye ka. Kasi ako alam nyo guys, nagkaroon ako ng dalawa. Ang watch hour ko noon is nasa 7,000 something na. So, super na siya sa 4,000 watch hour. Kaya lang, hindi siya mamonetize. Kasi nga, mayroon akong strike na dalawa. Marami akong strike, marami akong copyright claim. Kasi sa mga background, wala pa kasi akong idea guys. Kasi dati, wala pa akong mga idea sa ganyan. Kaya lang nagkaroon ako ng pinsa na si Basketball Talk yan. Si Basketball Talk. Sa yun, doon ako sa kanya nakuha ng mga idea kasi mahilig siya mag-research, magtingin-tingin ng mga video-video. Nakakatulong din yan guys. Marami mga upload sa YouTube ng mga tips kung paano iwasan yung mga strike, mga copyright claim. Basta ang may papayo ko lang sa inyo, magpakatotoo lang kayo, huwag kayong manggaya sa iba. Huwag kayong manggaya ng ibang content. Magpakatotoo lang kayo, mas maganda, mas sarili nyo. Kasi mas mabilis mamonetize kasi yan pagka sarili nyo yung ginagawa nyo. Mabilis siya ma-monetize. Unlike dun sa mga video-video lang na kinukuha mo tapos nire-upload mo sa channel mo. Saka makaka-encounter pa kayo na mga pag nagbago ka pala, may encounter ka na may iyak ka mag-video sa public tapos may maririnig ka na mga ibang tao na sabi, ano pa yung ginagawa na ito? Saka ito pa, mayroon akong naano dyan na nag-comment sa akin na gusto ko lang daw kumita trying hard na maging isang vlogger. Huwag nyo lang pansinin yan. Kasi nung dati kasi, ang ano naman kasi dati is yung mga memories lang naman eh, yung ano ko dati talaga. Mga memory na kung saan sa pag nag-ridge kami, pag nag-bumotor, tapos pag dumating ang panahon na magtanda na, tumanda na, hindi na pwede, hindi na kaya magbiyahe, yun na lang yung may babalik-balikan na lang ako ng mga memories ko sa buhay. Diba? Papapanood mo siya. Kasi talaga, mahilig talaga kami mag-travel, lalo pa may mga kasama na ako na mahilig din mag-motor. Kaya lang ngayon nga lockdown, so ilang buwan na kaming hindi nakapag-ride sa kung saan-saan. Kasi marami-rami na rin kami narating, mga grupo ko. Shout out sa TFRC. Doon talaga, marami kami na rarating na mga lugar-lugar. Kaya lang nga lockdown. So yun yung pinaka-goal. Yung mag-upload ng mga video tapos pagka nagtanda na ako na di ko na kaya bumiyahe, ibababalik-balikan ko siya. Diba? O sabihin na natin, kumikita sa YouTube, bonus na lang yun. Pasalamat na lang tayo, talaga mayroon. At mayroon, kung magsisipag ka, upload lang kayo ng upload guys ng mga video. Huwag kayo magpa-apekto sa mga sinasabi ng iba na sabihin na habol mo lang nakita. Kaya marami kang maririnig dyan. Lalo pa pag ang content mo is mga reaction sa mga viral, sa mga video na gagawin mo ng reaction. Marami kang ma-encounter. Yung ginagawa ko ngayon, nagbibigay ako ng mga reaction. Marami kang ma-encounter na mga mababas ka. Kaya lang, ano naman pakialam nila, di ba? Sabi ko nga, hindi gumawa ka na ng sarili mong channel. Gumawa ka na ng sarili mong channel, huwag mong pakialaman yung iba. Di ba? Kasi trip mo yan eh, kanya-kanya lang tayo yung trip. Basta ang masabi ko lang sa inyo, magpakatotoo lang kayo sa ginagawa nyo at huwag kayong manggaya sa iba. Kasi mahirap kasi gumalaw na may ginagaya ka. Parang hindi ka malaya pag may ginagaya kang iba. Unlike pag sarili mo talaga, sarili mong content, ikaw mismo sarili mo, wala kang itatago dapat. Ganun yun. At iwasan nyo yung mga sub-to-subs na yan. Oo, sabihin natin, pa nagpapadami ka pa lang ng mga subscriber or watch hour, pero mas maganda kasi na yung tao mismo maka-discover na magandang ginagawa mo, mas marami kang magiging followers kaysa mga subscribers. Di ba? Ang mahalaga dyan, ma-monetize ka. Ma-hits mo yung 1,000, 4,000 watch hours at 1,000 subscribers.
yun yun. Tapos iwasan nyo yung magkukumit-kumit ng pasab-sab-sab, pasub-sub-sub naman dyan. Ako, yun, mapupudan sa spam. Yung spam kasi, guys, yun yung comment mo mapupunta sa spam, magkakaroon ka ng bawas. May demerit ka sa oras at sa subscriber pag may spam ka. Ano yung mga spam? Yung mga bagay-bagay na bawal i-comment dito kay YT. Bawal na bawal yan. At wag na wag kayong mag-upload, guys, ng mga kaharasan, mga patayan, bugbugan, at kung ano-ano pa, kasi bawal din yan. Diba? Sa mga hindi nakakaalam, bawal po yan. Magkakaroon ka dyan ng violation kay YT. At yung tulad yung sinasabi ko sa inyo, yung spam na yan, magkakaroon yan ng bawas sa subscriber mo at sa oras mo. Yung magko-comment-comment ka sa mga ibang channel, i-subscribe mo naman yung channel ko, ganyan-ganyan, at magbibigay kayo ng link doon sa comment ko. Huwag na huwag yung gagawin yan. Kasi makakadamay ka lang. Magkakaroon ng spam yung pinumitan mo at ikaw magkakaroon ka ng spam. Bawas sa oras, bawas sa subscriber. Diba? So guys, hanggang dito lang ito. Sana marami kayong napulot na aral. Basta ito lang pinakalas na ako na napayo ko sa inyo sa mga katulad ko. Sa mga katulad ko na nagsimula rin sa bago. Huwag ka lang mahihiya. Bakit ka mahihiya? Hindi ka naman nagdanakaw. Hindi nga nahiya yung mga nagdanakaw, diba? Eh, ikaw, wala ka namang ginagawang masama. Oo, wala. Pakialam mo sa kanila, huwag mag-video ka lang kung gusto mo. Tapos maging totoo ka sa sarili mo. Huwag ka magaya ng ibang mga content. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Ganun lang yung kasimple. At tiyaga. Dapat may tiyaga ka. Kasi kung tatamad-tamad ka, ayoko na, mga ganyan-ganyan. At huwag ka magpapa-apikto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi sarili nila yan eh. Sarili mo rin yun. Ikaw ang mag-decide sa sarili mo. Ikaw ang mag-decide kung anong dapat mong gawin. Kung gusto mo, gawin mo. Diba? Sabi nga ni Fred Aguilar, walang nagwawagi na nag-aayaw. Diba? So hanggang dito lang po ito, at maraming salamat. Sana marami kayo natutunan dito sa aking mga simpleng tips. Maraming salamat and God bless us.